Mayroong isang magic tablet, ang isang normal na utak ay maaaring maging pinakamakapangyarihang utak, at kaya nitong bilangin ang buhok ng tao, at natatandaan nito ang bawat pahina sa isang libro, ang panunood lamang ng pelikula ng martial arts ay kagad nitong makukuha, walang panghihina ng loob at walang takot, pero ang magic na gamot na ito ay gumagana lang para sa mga taong walang silbi, at siya iyon, at si Eddie na nasa tamang edad na walang kwentang manunulat, at ito'y hindi makabuo ng isang nobela. At habang ito'y naglalakad, nakita nito ang kapatid ng dati niyang asawa, sinabi nito na ito'y nagtatrabaho sa isang pagawaan ng mga gamot na kakaiba. Matapos sabihin iyon, naglabas siya ng isang transparent pill. Ito ay isang bagong gamot na sinasaliksik namin at dinikha, $800 para sa isa, pero ibinigay niya ito sa kanya ng libre. Kinuha ito ni Eddie, nagtaka ito kung bakit binigay ito ng libre. Hindi niya alam na dinadala siya nito sa pagka-addict. Nang makauwi siya sa bahay ay ininom niya na agad ito. Pero dumating ang may-ari ng bahay at sinisingil siya nito para sa bayad ng renta, pero ginamit si Eddie ang kanyang isip. At nakita nito ang detalye sa utak ng babae. Pagkatapos sinabi ni Eddie ang nakita nitong niya sa isip ng babae, nalaman nitong may problema ito tungkol sa thesis at sinabi niya ito, nagtataka na sabi ng dalaga, paano mo malalaman na nagsusulat ako ng isang sanaysay? Sinabi ni Eddie na nakita ko ang libro ng Ancient Magistrates sa bag mo. Minsan niya na itong nabasa at ito'y nakabisado na niya agad. Pagkatapos ay naalala niya agad ang buong nilalaman ng libro, sinimulan niyang turuan ang babae na magsulat ng mga sanaysay. Agad na nagbago ang ugali ng dalaga sa kanya, ang mukha niya ay mas banayad at may kasamang ngiti. Hanggang sa tinulungan niya na ito, nang makauwi na si Eddie, nakita nito ang maraming nakatambak na plato at luminang silid. Kaagad nitong nagawa ang paglilinis ng bahay ng mabilis, at nagsimula itong magsulat ng nobela. Si Eddie ay nagulat sa kanyang sarili dahil sa sobrang talino nito. Pero kinabukasan, nang magising siya at nag-expire na ang gamot. Bumalik sa orihinal na katayuan si Eddie. Ibinigay niya ang kanyang mga ginawang nobela kahapon sa publisher. Matapos makita nito, laking gulat ng publisher. Tinawagan nito ang kanyang dating bayaw upang maghingi ulit ng gamot. Pumunta si Eddie sa bahay ng kapatid ng kanyang dating asawa. Nagulat ito, sapagkat patay na ito, at ito'y natakot sa kanyang nakita. At sinimulang maghanap sa silid ng pakay nito. Ang kapalaran ay muling sumang-ayon sa kanya, hanggang sa nakita nito ang mga gamot. Sinimulan niya itong lunukin muli, at gumana ulit ang gamot sa kanyang utak na nagpapatalino sa kanya bawat araw. 4 na araw upang matapos ang pagsulat ng isang nobela, 3 araw upang matapos ang araling sa piano, at pumunta ito sa kasino, at nanalo ito ng sunod-sunod. Ang pakikipaglandian nito sa mga babae ay laging tagumpay. Mula noon, naging mataas ang pagiging pagkatao ni Eddie. Kung nasaan man siya, siya ang pinagtuunan ng pansin. Sa kasamaang palad, siya ay nagkasala sa isang pangkat ng mga tao. Pero ginamitan niya ito ng kasing lakas si Bruce Lee tulad ng napanood nito. Ang buhay ni Eddie ay umangat ng napakabilis. Hindi nagtagal ay sumama ito sa isang grupo, pero wala siyang masyadong pera, at nais nitong kumita ng maraming pera, kaya't nanghiram siya ng 10,000 sa kaibigan nito. Pagkatapos nito, mabilis niyang natutunan ang isang platform, sa isang merkado kung saan ang mga presyo ng stock ay patuloy na bumabagsak, at siya ay nakagawa ng maraming pera. Sa loob ng 1 linggo kumita ito ng $200. Hinabol din siya ng dating kasintahan na hiniwalayan siya, pero ang lahat ng naaabot nito ay may hangganan. Sinimula ni Eddie ang pagtulog at pag-absent, hanggang sa naubos na ang gamot nito. Napagtanto niya na ang utak niya ay karaniwang walang silbi. Wala siyang makitang anumang mga numero. Tiningnan niya ang contact number ng kapatid ng kanyang dating asawa. Hinahanap nito ang huling bumili dito upang malaman nito kung may natitira pa. Ang unang tawag sa telepono ay nagsabi sa kanya na ang hinahanap niya ay may sakit. At sa pangalawang tawag sa telepono ay sinabi sa kanya na ang hinahanap niya ay namatay na. Nang tinawagan niya ang mga ito, ay napag-alaman nitong patay na ang mga ito. Sa huling tawag lang, tumunog ang isang telepono malapit sa tabi nito, at nalaman ito ng lalaki at nais na kunin ang natitirang gamot ni Eddie. Mabilis na tumakbo si Eddie, at tinakbuhan niya ito. Kailangan lang hanapin ni Eddie ang dating asawa, hindi na ito kasing ganda ng dati. Nasira din pala ang buhay nito dahil sa gamot ng kanyang kapatid. Ang mga epekto ng gamot na ito ay hindi maganda. Karamihan sa mga taong uminom nito ay namatay. Desperado na si Eddie dahil marami siyang nainom. Sinabi din ng dating asawa, ang gamot na ito ay kapag itinigil mo ay maaari kang mamatay. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng isang lalaki, at kinilit nitong kuhanin sa kanya ang natitira nitong gamot. Naalala ni Eddie na meron itong naiwan na isang balot ng gamot sa kanyang girlfriend, at kinilit nitong hinahanap ang kanyang nobya, at pinahanap niya ito sa kanya. Hindi kinaya ng kanyang kasintahan na makita siya sa sakit. Nagpa siya na tulungan siyang makuha ang gamot, pero nang ito'y babalik na biglang papunta sa kanyang ang isang lalaki. Bumaba siya sa sasakyan upang tumakbo, at hinabol siya nito. At nanghingi ito ng tulong sa dalawang lalaki. At hanggang sa sinaksak nito ang dalawang lalaki at pinatay. Nagpatuloy ang pagtakas ng dalaga. Labis siyang naguluhan, kaya tinawagan niya si Eddie. Sa sandaling ito, sinabi sa kanya ni Eddie na uminom ng gamot. Pero ayaw nitong uminom, pero naalala nito ang dalawang lalaki na namatay. Hanggang siya ay uminom na ng gamot, biglang naghiwanag ang mata nito.
Kagad na nakaisip ito ng paraan upang makatakas sa lalaki, pagkatapos nagsimulang tumakbo ito, at ang humahabol sa kanya ay patuloy itong sinundan. Sa wakas ay tumakbo siya sa gitna ng ice rink. Ang lalaki ay naglabas ng kutsilyo, bigla niyang kinuha ang isang bata, at hinampes niya ito ng paa ng bata na may figure skate na suot, at nakatakas ito, kinuwi niya ang gamot at iniligtas ang buhay ng kasintahan. Kaya't si Eddie na tila namamatay na ay bumalik sa kanyang kasikatan. Nagpatuloy siyang lumiwanag. Alang-alang sa kaligtasan, kumuha siya ng dalawang bantay. Nakita nito ang kanyang tirahan ay magulo, at tiyak nito ang may gawa nito ay ang magnanakaw ng gamot. Bumili agad siya ng isang high-end na anti-theft system, makapal na mga pintuan ng bakal at mga kamera sa paligid. At marami pa ding magnanakaw ng gamot ang naghahanap sa kanya. Ang lalaking iyon ay hinahanap sa araw-araw para sa gamot. Minsan ang inubad niya ang gamit niya ay ang abogadong pinakapinagkakatiwalaan niya ay ninakaw ang gamot. Hanggang sa nalaman nito na wala ang gamot. Nang umuwi si Eddie, pumunta ang isang grupo upang kunin ang mga gamot sa kanya. At pilit na binuksan ang kanyang pintuan. Pinagtulungan nila si Eddie. Ang lalaki ay kumukuha ng isang injection at itininurok ito sa kanyang sarili. At ang dalawang lalaki na iyon ay may pilit na binubuksan. Nang hindi nila napansin si Eddie, ay kumuha ito ng kutsilyo. Makalipas ang ilang sandali, ang lalaki ay kumuha gamit na gagamitin kay Eddie. Nang lumapit sa kanya ang lalaki ay bigla niya itong sinaksak. Bumagsak si Eddie at hinang-hine na ito. Akala niya ay malapit na siyang mamatay. Hanggang sa damaloy ang dugo papunta sa kanya. At isang lalaki ang tinignan siya kung buhay pa ito, pero may nakatago itong injection sa kanyang bunganga. At itinurok niya ito sa mata ng lalaki. Pagkatapos ay hinampas nito ang lalaki. At nilinlang nito ang gulag na lalaki upang mabaril ang kasamahan nito. Sa huli, pinatay niya ang lalaking iyon. At ito'y biglang bumangon. Pinatay niya ang abogado na nagnakaw ng kanyang gamot, at nakuha niya ang kanyang gamot. Pagkatapos ay nagpunta siya sa laboratorio, para sa mga mananaliksik na muling itayo ang gamot, at lumipas ang isang taon. Si Eddie ay kasalukuyang tumatakbo bilang Pangulo ng Estados Unidos. Ang boss na dating amo ni Eddie, sinabi ng alam kong umiinom ka ng gamot, nasira ko ang laboratorio sa paggawa ng droga. Sa hinaharap kailangan mo akong paglingkuran. Pero sumagot si Eddie, paumanhin, ngunit hindi ko na ito ginagawa. Ang aking cerebrum ngayon ay ganap na naayos, at hindi na ito hinahanap ng aking katawan. Hindi naniniwala ang boss. Sinabi ni Eddie na isang aksidente sa sasakyan ang magaganap na malapit sa kanila. Totoo na may aksidente sa tabi ng kalsada tulad ng sinabi niya. Hinawakan ni Eddie sa dibdib ang lalaking ito. Agad na naramdaman ang sakit sa puso niya, at ito'y pinagaling niya. Sa wakas, ay pinuntahan ni Eddie ang kanyang kasintahan sa isang restaurant. Dumating ang waiter upang tanungin sila sa order, at gumamit ito ng wikang Inchik. At sinabi nito ang kanyang mga order sa lalaki. At sa kwentong ito, isang lalaki ang naghahangad ng kanyang pangarap, at ginamitan niya ito ng kanyang maduming kamay upang makuha lamang ito.